Hey guys! Bonjour! If you have new sa aking channel, kaka-uwi ko lang guys galing trabaho, and today is Wednesday, Merkulis ngayon guys, so it's 5 o'clock na, no? Yeah, 5 o'clock in the afternoon. Yan, magbablog ako today. It's about kasi itong vlog na to today guys, it's very requested video siya. It's very requested vlog. But one of my subscriber asked me for this, to do this vlog. So yun, it's about how to get married a French national in the Philippines. So paano ba magpakasal sa isang French national sa Pilipinas? So maraming documents na kailangan gawin, maraming preparation. Yung sa amin, based on my experience naman, yung sa amin ng asawa ko is that bago kami nagpakasal, so tiningnan ko muna lahat ng mga requirements na kailangan gawin. So ililive ko yung link below dyan sa description box para makita nyo kung ano yung mga kailangan gawin o kunin bago kayo magpakasal. Ako, hiningian ako ng, yung sa akin, hiningian kami ng, alimbawa yung mga requirements, NSO, birth certificate, yung mga gayon, ganon, yung sedula, barangay clearance, so, yung mga ganon guys, so, yun yung nirequest sa akin. And, beside of that, yung sa aking asawa naman, meron din siyang hiwalay na mga requirements na kailangan kunin. So, yung sa kanya, kailangan niyang kumuha ng, ano bang tawag nun, legal capacity to marry. So, saan yun kukunin yung legal capacity to marry is, yung legal capacity, kukunin nyo yun dun sa embassy ng France, sa Pilipinas. So, yung sa amin, yung sa aming dalawa ng asawa ko that time, so, pumunta siya sa Pinas, and then, nag-apply kami dun sa embassy. Yan, nag-apply kami doon, and very important guys na dapat dalawa kayo nandun. Kasi kailangan talaga yun, yung presence nyong dalawa doon. Kasi it shows that you're really serious of your relationship. Kasi mahirap yung ano ngayon eh, yung embassy ngayon, sobrang higpit nila. That time nga yung kami, yung sa amin din, sobrang higpit nila noon. So mag-apply kayo noon. So yung asawa mo, kailangan niya ng mga requirements na dadalhin bago siya punta ng Pinas, bago kayo mag-apply niyan. So, yung asawa ko noon, nagdala siya ng, ano ba yung dinala niya? Ng birth certificate, less than 3 months, photocopy of passport, ID, tapos water bill, yung mga proof na sa France ka talaga nakatira, tapos hinihian din siya ng photocopy of consular certificate, yung registration siya ng asawa mo dito sa France. So, hiningian din siya noon. So, yung sa amin, nag-ano lang kami, ikikwento ko sa inyo yung mga ginawa namin. So, nag-apply kami ng legal capacity, pumunta kami dun sa embassy, and then, meron silang mga question na itatanong sa iyo, yung mga ganun. Tapos, magtatanong sila on if seryoso ba, tapos yung husband mo, ano yung mga trabaho niya, masusuportahan ka ba niya, yung ganun, kaya ka ba niyang suportahan pagpunta mo dito sa France. I-interviewin, meron kayong interview that time, so kami, nag-interview din kami that time. So madali naman siya guys, pag kayong dalawa talaga, madali lang siya. So yung legal capacity, it take I think 1 to 3 weeks. Yung sa amin, nakuha namin yun mga I think 2 weeks lang ata yun eh, nakuha na namin. Tapos yung legal capacity, kasi bakit aabot siya ng ganun katagal, kasi ipupost pa nila yan doon sa dito sa France, ipapadala nila dito sa France sa kung saan nakatira yung asawa mo. So ipapadala nila dito sa ano pang tawag doon, City Hall. So ipapadala nila sa City Hall, ipupost nila doon yung dito sa City Hall sa France kung saan nakatira yung asawa mo. So yung sa amin, naka-post talaga siya, nag-send yung asawa ko ng picture na nandun yung ano talaga namin, yung na magpapakasal kami dito sa Pinas. So, and then yun, na-approved kami mga 2 weeks ng ata, na-approved yung ano pag-apply namin noon. Yun, pumunta kami doon sa France Embassy, and then in-interview ulit kami, and then binigay yung legal capacity to marry, and then ipapaano nyo yun guys, ipapa
traduction nyo yun ipa, I mean, i-translate nyo yun in France. So, yun, kailangan mo ng, pero hindi mo na kailangan ng translator kasi sila meron na doon sa embassy. Ililib ko yung link kung saan yung address nila. So, ganun lang siya kadali, and then binigay na sa amin yung legal capacity to marry, and then yun na. Noon bumalik yung asawa ko dun sa ibang bansa kasi hindi siya pwede magstay dito nang matagal sa Pinas eh, that time. So bawal siyang magstay more than a month, I think. Kailangan niya magbayad, so extend yung visa niya. So yun. So at saka may work din siya, so bumalik siya sa friends and me. Ako yung nag-asikaso while wala siya dito sa Pinas. So, ako yung nag-asikaso that time. So, inasikaso ko yung kasal namin. Yung pumunta ko sa City Hall. Dala-dala yung lahat ng papers, yung mga requirements. So, pumunta ako doon. Nag-seminar ako na ako lang mag-isa. Tapos, bawal yun na ikaw lang mag-isa mag-seminar. Pero, sobrang napakabait nung nag-seminar sa amin, sa akin, napaka-understanding naman niya na kasi in-explain ko sa kanya na hindi makapunta yung asawa kasi nga malayo at saka may trabaho. So yun, mabait naman sila guys, so naka-understand naman. So yun, nakuha ko lahat yung mga requirements. Very big impact talaga guys yung kayong dalawa talaga yung mag-asikaso, yung pupunta kayo sa embassy kasi very big impact talaga yun kasi very important sa kanila na yung presence nyong dalawa nandun. So, it shows na ano talaga kayo, seryoso kayo sa pagpapakasal na ito. Tapos yun pala guys, yung mga documents, dapat naka-red ribbon lahat. So, dapat naka-red ribbon siya lahat. Papunta kayo sa DFE. So, i-red ribbon nyo yun lahat. And I think mura lang naman yung para-red ribbon. Nasa 200 lang ata yung binayaran ko per paper, per requirements nun eh. So, kumuha ko ng mga sidula, diba? Sidula, birth certificate, sinumar. Sinumar, it shows na hindi ka married, yung mga ganun. And then, very fast naman siya, guys. Madali lang talaga siya yung process pag all the documents are ready, are complete. So, madali lang siya. Walang kaik-ikan kasi pag kumpleto lahat ng documents mo, okay, walang problema. Parang gano'n. Nakuha na namin yung legal capacity, diba? So, yun, nag-apply na ako ng pagpapakasal. So, pumunta ako dun sa City Hall. So, dinala ko lahat ng documents, requirements. So, yun, andun, nag-apply na ako na magpapakasal kami at this date. So, yun, naghanap ako ng whois na kung sino yung magpakasal sa amin. So, nakahanap naman ako agad kasi meron naman silang judge nandun eh, na magkasal sa iyo agad. So yung sa amin madali lang, so nakahanap ako agad. So yun, na-approve naman kami, and then by January nagpakasal na kami. So yun na siya guys, yun na yung ano. So the most important lang naman dito is yung legal capacity to marry, na kailangan makuha nyo yun kasi pag wala kayo nun, hindi talaga kayo papayagang magpakasal. So yun yung very important talaga na kukunin nyo guys. So kailangan nyo talagang i-work yung legal capacity to marry dun sa friends embassy dito sa Pinas. So, yun yung very important. Kasi pag nakuha nyo na yun, ano na lang siya, madali na lang siya, I swear. Madali na lang yung process. So, sa City Hall kami nagpakasal at first kasi kailangan dun muna. And then, afternoon guys, nagpakasal uli kami ng asawa ko. April yun eh, ano siya, sa wedding, anong wedding na talaga siya, yung nandun na yung parents ko, nandun na yung mga kamag-anak ko, kasi yung sa civil, yung kami lang talaga, yung asawa ko, tsaka yung kapatid niya, and then my cousin. So yun na, nagpakasal kami by January, and then, bumalik siya dito sa France, and then ako, inasikaso ko yung mga papeles para sa visa naman siya guys. Certificate of marriage, yung marriage contract, matagal siyang kunin. Yun yung matagal na matagal siyang kunin. It take 3 months yung sa amin bago ko nakuha yung certificate of marriage, and then nag-apply ng visa. Pero yung visa guys, pag-usapan natin for my next video kasi baka medyo mahaba na tong video na to. Yun lang yung mga ano guys, mga tips ko na maibibigay sa inyo, yun lang. Kailangan kumpleto kayo lahat ng requirements, tapos dapat nandun yung
fiancé mo, kasama mo siya pag nag-apply kayo dun sa embassy. Basta, very honest ka lang talaga guys. Very honest lang kayo sa feelings yung dalawa tsaka sa mga question na ibibigay sa inyo ng consul. Kasi yung consul parang itatry kanila kung seryoso ka ba talaga or hindi. Kasi makikita yan nila eh kung pupunta, kung magpapakasal ka lang ba because of the money, para lang makapunta dito sa France, para lang sa visa. Alam niyo yun, yung mga ganun, kasi yan yung iniisip ng mga ano ngayon, ng mga foreigner or consul ngayon. So, ano talaga sila, naghihigpit. Kaya maraming, meron nga akong kasabay that time na, na denied yung ano nila, hindi sila na-approve dun sa may legal capacity, hindi sila na-approve guys. So, nasad talaga ako that time, pero I saw naman na parang seryoso talaga sila sa relationship nila. Pero hindi ko lang alam kung ano yung dahilan bakit hindi sila na-approve that time. Bago kayo mag-apply ng legal capacity, magtingin-tingin muna kayo kung ano ba kailangan magawin, ano yung mga requirements na kailangan gawin. So, lahat ng the time, lahat ng requirements na kailangan, so kumpleto talaga kami, as in kahit sa konting bagay lang, as in kahit yung asawa ko sabi niya sa akin pa, bakit daw kukunin ko pa yan, hindi naman nakasulat dun sa mga requirements. Parang ano ko lang sa sarili ko, na gusto ko kasi na yung ayoko yung pabalik-balik na, so gusto ko yung kumpleto na pagdating doon. So pag hinanapan ka ng ganito, meron. Ano lang siya guys, dapat lang ano lang kayo talaga, relax lang kayo doon sa interview ng consul. Mababait naman yung mga consul eh, I'm sure makaya nyo rin yan kasi kami nga nakaya nga namin, diba? Next video guys, sasabihin ko sa inyo kung paano ano yung mga process yung pagkuha ng visa, and then yung experience ko pagpunta, yung pag-travel. So, yun yung pag-uusapan natin for my next video guys. So, yun lang siya guys. I hope this video it helps on you, and sana nakatulong ito sa iyo sa nag-request nito. Sana ma-approve yung ano niyo, yung legal capacity niyo. So, sana makatulong tong video na to, and i-end ko na tong video na to guys kasi aalis din kami. Mag-grocery kami ng asawa ko. Nag-antay na siya sa labas. So, I have to end this vlog, and thank you so much for watching. Please don't forget to like and subscribe to my channel and share. So, leave a comment if ano yung mga video pa na gusto nyong gawin ko. So, thank you so much for watching. I hope to see you on my next one. Goodbye and have a good night. Ciao! Thank you.